Kapag naglaban ang Pilipinas sa China sa basketball, kahit noon pa ay hindi na tayo manalo-nalo o minsan nananalo man, pero kung isa kang Pinoy basketball fans ay may kaba talaga kapag sila ang nakakalaban natin sa mga international game. Although sa mga bagong programa ng ating Pilipinas ngayon ay tinatalo na natin sila, noong 2017 nga ay tinalo ng Gilas Pilipinas sa China at pinangunahan nito na Terrence Romeo na tumira ng mga crucial shot sa fourth quarter para pataubin ang China sa first stage ng FIBA Asia Cup noong 2017 na umiscore noon ng 26 points pero ang masakit ay noong tinalo nila tayo sa Busan, Korea sa quarterfinals. Ang Philippine team noong 2002 na pinamunuan noon ni Coach Jong Owichiko na kung saan tinambakan ng China ang Pilipinas ng 41 points sa quarterfinals ng Asian Games pero ang hindi makakalimot ang talo noon sa Busan ng Philippine team ay ang pagkatalo nito sa Korea, lamang patay sa dying seconds ng laban at may dalawang free throw pa pero sablay ang mga tira noon ni Olsen Rasela. Sa isang iglap ay tinalo ng Korea ang Pilipinas sa 3-point shot. Pero nakabawi naman tayo noong 2013 FIBA Asia Championship na kung saan tinalo naman ng Gilas Pilipinas ang Korea sa semifinals para makapasok ito sa FIBA World Cup 2014. Pero mabalik tayo sa usapan tungkol sa China na isa sa powerhouse sa Asia. Bago pa pumasok ang New Zealand at Australia sa bagong format ngayon ng FIBA ay kinakatakutan na talaga ang China kahit dati pa sa mga knockout games. Pero kahit napakalakas ng China at malalaki kapag nakakalaban ng mga Pinoy ay hindi naman tayo basta-basta magpapatalo dito. Magbalik na lang tayo sa laban ng ating Gilas Pilipinas na kung saan nakaharapan nila ang rising star noon na si Zhou Ji na nasa NBL na ngayon at iba pang rising star ng China. Nahirapan talaga ang ating Gilas Pilipinas noon dahil sa tumatanda na din si Marcus Dautit na ating naturalized player at hindi pa ganun ka-consistent si Japheth Aguilar na mga panahon na to. Nasa rebuilding din kasi ang ating Gilas Pilipinas papasok sa FIBA World Cup 2014. Pero maganda ang ipinakita ng ating Gilas Pilipinas sa dying seconds na nga lang na laban na kung saan panalo na sana ang China eh. Natalo pa sila, tinawagan pa kasi ng foul ang dumidepensa kay Poli sa last shot nito. Dahilan ng pagkakataon nitong makapag free throw pa at manalo sa laban. Nagsisigawan pa nga ang Chinese fans dahil sa China nga ito ginanap. Pero nang maipasok ni Poli ang dalawang free throw ay tila kinabahan na ang mga Chinese fans. At nang maipasok na nga ni Poli ang pampanalo ay tila nalungkot na ang lahat. Napaupo pa nga sa court yung player ng China sa panghihinayang. Nanalo nga ang ating Gilas Pilipinas coming from behind sa tulong ni Poli. At isa nga ito sa hindi makakalimutang free throw sa karir ng Angas ng Tondo. Daming umiyak, nalungkot sa laban na to. So yun lang mga ka-BM, isang napakabilis na update lang sa mundo ng basketball. Huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli.